online ang chikahan. Oh my God! Tatalakayin ang kamalayan at kahalagahan. Ito na ang new normal online chikahan na magbibigay ng mga impormasyong tungkol sa gender and development na tsak nakapupulutan ng aral tungo sa pag-unlad. Ito ang Oh my God! Oh my Dito God. Sa Oh my God, patuloy ang pag-unlad. Oh my God! What is up mga ka-schoolmates? Welcome back sa Kapanapanabik at kaabang-abang na online chikahan tungkol sa gender and development dito sa Balat ng Lupa. Ito ang Oh My God! Dahil dito sa Oh My God, patuloy ang pag-unlad. Ayan, I am Jay, your resident ka-chikahan at syempre kasama pa rin natin Sister Jerome of Research Institute for Gender and Development para suportahan ang ating episode with his expertise at matutulungan pa rin tayo para ma-explain ng maayos ang ating topic. Ayan, welcome naman natin si Sir Jerome. Hello, sir! Maraming salamat. And I'm very thankful din na hindi kayo nagsawa sa akin and for the second time ay naimbitahan niyo pa rin ako. Hello, ka-schoolmate! I'm Jerome mula sa Center for Gender Training Advocacy ng PUP Research Institute for Gender and Development. Kamusta? Kamusta kayo? Sana ay marami kayong natutunan doon sa ating unang at chikahan noong nakaraang linggo, no? At ipagpapatuloy natin ngayon ang mas malalim pa na pagtatalakay kaugnay sa gender and development. And I think today, no, meron tayong hinihanda na special at malalim na pagtatalakay, no, patungkol pa rin, may kinalaman pa rin sa gender and development. At oo, sir, tamang-tama ka dyan. Dahil gusto pa nating palawakin or palalimin ang pagkakaintindi ng ating mga schoolmates for our topic today. Nag-invite tayo ng pangmalakasan na guest. At syempre, iwan... Oo, sino ba yung pangmalakasan na yan, Jay? Sino yung pangmalakasan guest natin na yan? Alam ko, sir, hindi ka na maka-wait. At for sure, ang schoolmates natin, they cannot wait. So, let us all welcome Maria Cristina R. Jimenez, LLB. Ayan, ma'am. Welcome po! Hello po. Hello! Hi, hello. Ma'am. At for sure, familiar sa kanya ating mga schoolmates dahil siya ang former director ng PUP Research Institute for Gender and Development. Matagal nating nakasama si Attorney Jimenez, no, sa Office ng Gender and Development. Kamusta kayo, Attorney Jimenez? Kamusta po? Eto, na-miss kita, Jerome. At na-miss din kita. No, naka-blue tayo. Congratulations, napakaganda ng inyong first episode at maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa ngayon. This is a very good project, no, ng gender awareness sa Polytechnic University of the Philippines. Thank you naman, Attorney Jimenez, no. Siguro marami ang nagtatanong dito, maliban sa pagiging dating director ng Gender and Development Office sa Sintang Paaralan. Ano pa ba yung ibang mga naging involvement or engagement ninyo tungkol sa gender and development para malaman lang ng ating mga tagapakinig? Ayun, o sige na nga, para rin makilala ko kayo at makilala niyo ako. Ako naman po ay naging mapalad kasi sa ating Sintang Paaralan, napakaraming training na binibigay sa atin kapag kasama tayo o kabilang doon sa Institute of Gender or Research Institute of Gender and Development. So kasama tayo before sa Committee on Decorum and Investigation o yung CODI na kasama natin i-discuss mamaya. No, mahalagang organisasyon sa pag-imbestiga sa sexual harassment cases. Kasama rin po tayo doon sa mangilan-ngilan o na speakership engagement sa gender and development sa labas at sa loob ng PUP. So baka yung iba dyan napanood na tayo, no? Or na-train na natin si Jerome. So excited. Nakita ka nung mga nakaraan ng mga estudyante rin natin at kasama sa Sintang Paaralan. Alam ko, nag-discuss ka atas isang museum, no? Tungkol din sa gender orientation. Tama ba? Yes, very exciting. And I was so surprised. Ang daming umattend. Uy, salamat naisingit mo sa iyong busy schedule ang iyong pagdating dito sa pagdalaw dito sa programa. Ay, syempre, ikaw yan at saka si Jay. Bakit hindi? Salamat po, ma'am. Kakatuwa naman. And brief lang natin si ma'am kasi last week, ma'am, kung napanood niyo man yung episode namin, napag-usapan po namin ng kaunti yung gender and development, yung kasaysayan po nun. And
yung mga pumapaloob na stereotypes and so on. Ngayon, sir, ano nga ba yung baon natin for today? Nako, itong baon natin na to ay siguradong mababaon ng matagal ng ating mga tagapakinig. Tamang-tama yung expertise na pwedeng may offer sa atin ni Atty. Jimenez sapagkat ang ating pag-uusapan ngayon ay walang iba kundi ang sexual harassment. So, awareness tungkol dito, ano ba yung nature ng harassment, ng sexual harassment, at ano yung mga batas patungkol dito. At saka parang, paano ba tayo na-empower ng mga batas na to, diba? Parang paano ba tayo kung makakaranas tayo, ay alam natin kung ano yung pro-protekta sa atin. So, bago tayo magsimula, disclaimer lang po mga schoolmates, ang episode po natin ay mayroong sensitibong content at binibigyan namin kayo ng trigger warning dahil matatakal natin ang topic like Sir Jerome said, sexual harassment, assault, or even rape. Yes, and meron man itong sensitibong konteksto, well, definitely, marami kayong mapupulot na aral patungkol dito. Sabi nila ay lamang ang may alam, no? So kapag ang education ay isa sa mga elemento para tayo maging empowered. So we will make this topic as light as possible for better engagement, and I'm pretty sure na marami tayong matututunan tungkol kay Atty. Jimenez, mga siguro ay medyo nalilito tayo before, pero this time mas maliliwanagan tayo. O di kaya baka wala tayong idea patungkol doon sa topic, pero sa pagkakataong ito, sana ay mabusog namin kayo sa aming baong topic. True. At saka naalala ko, sir, yung sinabi niyo last time na walang patapon na kaalaman. So, for sure naman, magbibigay ulit tayo ng kaalaman sa ating mga schoolmates. So, again, going back to the sexual harassment, maganda rin na matopic po ito, ano, para rin sa ating mga schoolmates para malaman nila kung kailan sila na-aggravate and so on, hindi po ba? Yes, kasi baka hindi sila aware, no, kung baka ito ay nangyayari na sa kanila or baka napagdaanan na nila or may mga kakilala silang pinagdaraanan nito. So, mainam na talagang maging malinaw ito para sa ating mga kasama sa sintang paaralan. So, I guess, Jay, muna tayo magpatumpik-tumpik pa, ano? Tama ka dyan, sir. So, eto na nga, ma'am. Eto na po ang aming pangmalakasan na question. Ano? Sana po ready na kayo. And eto po, yung sa sexual harassment po, paano po ba natin siya madedefine? Parang ano po ba, paano ba natin makaklassify? And so on. Ayun okay. Po. Sige, simulan na muna natin sa definition, no? Ano ba yung sexual harassment? Ang sexual harassment, ito ay an act or series of acts. So pag sinabi kong ganun, maaaring isang beses lang or paulit-ulit na beses na merong unwelcome sexual advances sa biktima, no? At dahil may unwelcome sexual advances, bakit kaya may ganun? Dahil may hinihinging sexual favor. Okay? So, tatandaan natin, unwelcome sexual advances, may sexual favor. Tapos, pwede siyang maging verbal or physical sexual harassment na pwede i-commit na isang government official or sino man na nasa katungkulan laban doon sa mga kanyang kinakasakupan. Or kaya naman, kahit ito'y may pantay na karapatan, pero merong sexual advances and may sexual favor. Alright, so ganun pala siya, no? May unwanted, no? Parang unwelcome na hindi natin inaasahan. And then, nakakatakot yung ganitong sitwasyon. Sana sa ating mga schoolmate na tagapakinig ngayon, walang nakaranas ng ganito. Nabanggit yung kanina, no? Merong, nung habang naka-off-air tayo, may nabanggit kayo tungkol doon sa iba't ibang klase ng sexual or classification ng harassment. Maaari nyo ba kaming mabigyan ng impormasyon patungkol dito para mas maging malinaw sa ating mga schoolmates, sa ating mga taga-subaybay kung ano ba yung sex, yung forma ng harassment? Baka kasi napagdaanan ko na to tapos hindi ko lang alam, no? Okay. Sige. So, bibigyan ko kayo ng classification ng sexual harassment, no? According to form, meron tayong verbal sexual harassment. Pag sinabing verbal sexual harassment, pwede itong via text, via chat, o yung talagang sinabi ng harapan sa iyo, no? Ikaw ay nabastos. Base sa iyong kasarian, no? May sexual harassment na sinasabi doon. For example, na nag-text yung teacher sa estudyante. Napaginipan kita kagabi, no? Sabing ganon. Or pwede ba tayong mag-date para ikaw ay pumasa?
So yun yung sexual favor. Pag sinasabi natin sexual favor, para malinaw ko lang yung kanina, meron kang hinihingi or merong binibigay sa'yo kahit hindi mo naman hinihingi. Either anything that would benefit you, pwedeng scholarship, o kaya naman pwedeng honor, pwedeng promotion as to workplace or any sexual favor. So yun ang verbal sexual harassment. Kapag physical naman, tinatawag natin physical kapag may touch, no? Pwede ito pag halimbawa meron ng paglapit ng katawan sa biktima. O kaya naman ay paghipo sa kanyang maselan o hindi maselan na bahagi ng katawan. So yun yung physical sexual harassment. As to gravity, we have less grave, we have light offense, we have less grave, at saka grave sexual harassment. Depende sa gagawin mong form ng sexual harassment. Ito ba ay by act lang? Ito ba ay nagsalita ka? Ito ba ay nag-touch ka? So doon makikita, ano ba ang penalty mo? Pwede itong administrative case kasi, tsaka criminal case. So depende sa gravity, pwede kang masuspend o pwede kang makulong. Ganoon pala yun, no, Jay? Ang bigat agad ng ating usapan ngayon, no? Nasa pangalawang topic pala yun na itanong natin kay Attorney Jimenez, pero ang bigat-bigat na. So meron palang less at meron grave. Pero sa tingin ko, kahit less or grave man yan, sexual harassment pa rin yun, no? At hindi lang siya basta kapag nahawakan ka lang or may paghawak sa'yo, at yun na yun, no? Pwedeng pasalita din pala, no? So, nakakatakot pala ito. Meron pa ba tayong ibang pwedeng, meron pa ba tayong ibang mga katanungan, Jay, para kaya Attorney Jimenez? Actually, may question din po ako regarding sa catcalling. Kasi diba, ang pagkakalam ko po, sa Quezon City, meron na silang ordinance regarding this. Pero, maaari po ba natin itong i-consider as verbal harassment? Okay, meron tayong tinatawag na naipasang batas, no? Safe Spaces Act. Doon ang pagkapatupad ng batas na ang catcalling o yung tinatawag na mga anumang gender-based harassment, no? That would fall under sexual harassment na rin. So, kapaloob ito, katulad ng sa Quezon City, dahil ito ay national law, no, yung ating Safe Spaces Act, nakalagay doon sa implementing rules niya na ang bawat local government unit ay dapat magpatupad ng ordinansa, katulad ng ginawa ng Quezon City. Kasi LGU ang magkapatupad nito. So, isang forma ng verbal sexual harassment. Ayun. Ayan. So, kailangan din malinaw po yun sa ating mga, sana hindi lang sa ating viewers, sa lahat. Dahil palagay ko marami pong nagkakaroon ng problema dito eh. Dahil minsan pag nakakatol ka, tapos pag kinonfront mo, yung reaction nila ay, compliment yun, kino-compliment kita, ganyan. Or ang akala naman na iba, ha, hindi ka naman kinatol, kinompliment ka lang, ganun. So, maganda rin na may linaw doon, ano. Jay, siguro madagdag ko lang, no, na mahalagang bagay sa pag-asikaso or paghawak ng mga ganitong kaso. Ang mabigat dapat na makita nila dito, ano yung naramdaman ng biktima? Nailagay ba yung biktima sa isang hostile environment? Discriminate ba siya? Naharas ba siya? So, isa itong matibay at magandang punto para malaman kung ito ba ay... Actually, kahit nga hindi niya naramdaman, pero syempre, iba yung, pag nagkaso ka na ilagay doon yung biktima, yung iba kasi joke lang, or ito ay compliment. But it's actually a form of verbal sexual, verbal gender-based harassment. Yeah. Ganun pala siya, no? Minsan nakakatakot, and then at the same time, medyo nakakainit ng bait na yung akala natin ay compliment na ibinibigay, ay forma na pala, no, ng sexual harassment, no? So dapat talaga maging aware tayo patungkol dito nang sa ganun ay maiwasan, no, mapigilan at hindi na ito mangyari pa sa iba, no? Tama? Oo. Sa tingin ko naman, sa mahirap kasing hindi naman tayo pwedeng umiwas, pero ang maganda kasi kung may batas, hindi ka po takot mag-confront or magsabi na mali yung na-receive mo, na hindi siya compliment, ganyan. And so on. And recently, meron din case regarding that sa merong nag-viral na video regarding sa pagka-catcall, and medyo iba yung na-receive or iba yung reaction ng ating netizens regarding that.
Pero dahil masyado na tayong seryoso sa topic natin, 'di ba? Let's have a break to have a breather. And next up, malalaman rin natin kung itutuloy natin 'yon, yung ating conversation regarding that, at malalaman din natin ang sexual harassment na maring mangyari hindi lang sa public places, pwede na rin sa eskwelahan at workplace. So paiigtingin pa natin yung nabanggit ni Ma'am kanina. Yes. So ayan, so tama ba? Tama ba? Excited ka na ba, sir? Pero yes, I'm super excited na mamalaman pa yung iba kasi very interesting and talagang napapanahon yung pag-aaral nitong ating paksa ngayon. Mm-mm. So dahil dyan, magbabalik ang Oh My God! Dito si Oh My God, patuloy ang pag-unlad. So, Attorney Jimenez, stay lang tayo. Magbabalik tayo mamaya para sa mas malalim pa na talakayan patungkol dito sa ating paksa. Inihayag ng PUP College of Communication ang pagbati sa dalawang alumnos ito matapos maakuha ng parangal sa 15th UPLB Scott Iskas Multimedia Awards nitong Sabado, 22 ng Mayo. Ang gandingan ay kumikilala sa mga natatanging programa, personalidad, istasyon at iba pang plataforma ng media na patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon para sa bayan. Sa temang media, kaagapay ng bayan sa pagharap sa krisis ng pampublikong kalusugan, binigyan ng pagkilala ng UP Community Broadcaster Society ang naging bahagi at ambag ng media sa pagpapalaganap ng impormasyon hukol sa COVID-19 maging ang iba pang mga isyong pangkalusugan. Kinilala sina Mark Jean Makalalad bilang Best Field Reporter mula sa istasyon ng GMA at DZBB, at Frederick Aquino sa programa nitong E-Schoolmates Anti-Terrorism Bill mula naman sa Philippine Television o PTV4 na nakatanggap ng pagkilala bilang Most Development-Oriented Youth Program. Isa lamang ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na kinikilala ang Sintang Paaralan bilang mahusay na tagapaghubog ng mga eskolar ng bayan. Ako si Richard Guzman para sa The Observer Flash Online. Nagbabalik na nga ang Oh My God. Ayan, kanina, ang dami nating napag-usapan at ang dami ko ring take home po. dami ko ring dama. And ayan, syempre mas mainam na mapaigting pa yung kaalaman natin regarding the sexual harassment. Dahil sobrang heavy niya, pero at the same time, importante yung knowledge regarding this. So ma'am, dahil dyan, gusto po namin i-maximize yung time niyo with us. Ayan, question po. Paano po ba natin, sino-sino po ba yung nakakaranas nitong sexual harassment? And paano ba ito nangyayari? Nabanggit niyo na po kanina, pero mas maganda na maipaigting pa natin to yung mga sexual harassment within school and sa loob rin po ng workplace. O sige, gagawin natin ito na angkat kaya natin na malinaw at mabilis. Mga schoolmates, ang sexual harassment pwedeng maging biktima kahit sino. Pwedeng babae, pwedeng lalaki, o yung ating mga kasama sa LGBTQ community. Ibig sabihin, wala itong kasarian. Okay? Ang sexual harassment na nangyayari sa eskwelahan at saka sa trabaho ay parehong maaaring verbal at physical. So sinasabi natin na kapag sa eskwelahan, yung trainer or yung teacher or yung coach, no, na meron siyang sexual advances doon sa estudyante dahil yung estudyante ay bibigyan niya or may kailangan, parang ganun, no, na sexual favor. So parang may sexual advances. So dahil sa promotion, dahil sa scholarship, or dahil doon sa kanyang pagpasa sa grade, dahil gusto niya nang gumraduate, ayan ang mga kadahilanan. Nangyayari yan kapag ka sa loob ng eskwelahan o kahit na lumalabas ka, kapag ka na-deliver kayo ng kahit na anong project, or lalo na ngayon, pandemic, wala namang school, di ba?
Pwede ba harassment? Pwede yan, Jay. So for example, nag-text sa'yo yung teacher o kaya naman nag-chat kasi usually ngayon messenger, di ba? Or nag-one-on-one tapos nagkaroon ng sexual advances, verbal man o physical, sa school yun. Okay? Kapag naman sa trabaho, kapag yung empleyado ay nangangailangan ng promotion o kaya naman gusto ng pabor o kaya bonuses, no? Kapag ka mga ganyan o gustong ma-regular, no? So, kapag may sexual advance yung boss niya o yung manager niya, nangyayari din yun sa loob ng opisina o sa labas, no? Kapag may kinalaman sa trabaho, pag sinabi na, lalo na ngayon, work from home, di ba, Sir Jerome? So, pagkakabawa, sabihin ng boss, punta ka nalang sa bahay, doon natin gawin yung trabaho. Tapos, close the door before you leave. Ganyan ang peg. Tapos ayun na. Ang lakas mo makasara, Hieronimo. Kaya nga, yun din yung naalala ko. Para matandaan na ating mga school. Okay. So yan na, pagka may mga ganun ng sexual advances, hawak-hawak dito, salisalita. So pagka tinatanong tungkol sa sexual life ng isang estudyante o ng isang kasama sa trabaho, ayan, that's a sexual harassment. So anyone could be a victim of sexual harassment. Tapos yun yung ating mga examples. Sa loob man o sa labas ng eskwela at trabaho, pero may kinalaman doon sa institution, sa educational or training institution. Yun yung sa Republic Act 7877. I think ito atang binabanggit niyo in particular, Attorney Jimenez, is yung merong moral ascendancy na sinasabi. Tama ba ako? Yes! Actually, sa Republic Act 7877, dapat may moral ascendancy. Ibig sabihin ng moral ascendancy, teacher mas mataas kaysa estudyante. Coach mataas kaysa trainee. Boss or manager mataas kaysa sa rank and file. Siyempre yung mababa, yun yung biktima. Pero mga schoolmates, listen to this. Dahil dun sa Safe Spaces Act, hindi ko mapigilang sabihin, kasi meron yung discussion ng sexual harassment. It is an expanded version of sexual harassment. So kahit hindi na ito pareho ng sa trabaho, kahit colleague lang kayo, when I say colleague, pareho kayo ng ranggo. Pero may sexual advances, that could be a sexual harassment. Yes, kasi katulad ng binanggit nyo nga kanina, no, sa lahat ng kasarian, pwede itong mangyari. No? Kaya lang, particular doon sa batas na pinag-uusapan natin kanina, doon sa moral ascendancy, pero huwag kang ang kakalimutan ng ating mga schoolmate na pwede itong mangyari na between estudyante sa kapwa-estudyante, o di kaya naman, estudyante sa kanyang guro. Kasi alam ko, meron akong na-attendan before na lektura na ang nangyari naman, nagkaroon ng nag-stalk yung bata dun sa kanyang guro, di ba? At ganoon din yung, alam ko sa Safe Spaces Access na banggit nila naman kanina, pati yung sa third party ata na binabanggit, halimbawa ay mga concessioners doon sa loob ng isang pamantasan or ng isang institusyon, ay maaari ding maging kabilang dito at maging, kung hindi man sila yung may kasalanan or sila yung maging biktima. Tama ba ako dito, Attorney Jimenez? Oh, siguro napakaganda ng teacher na yan, kaya pwedeng ma-stalk, no? So, hindi ko... Nakagulat kasi doon sa binabanggit sa lektura, alam yung ruta ng kanyang daan pa uwi, alam pati yung pangalan ng kanyang mga alaga, diba? Paano kaya yun? Nangyayari yan, minsan pati yung pabango ng teacher, alam, ma'am, ang pabango mo, ganito, namimiss ko yung pabango mo. Generic ang aking example, okay? So, ganun. Yun yung expanded sexual harassment naman na pwede nating, yung ganyan, under 7877 Republic Act, pero yung colleague, yun yung expanded sexual harassment under the Safe Spaces Act. Huwag malilito, kasama pa rin yun. Oh, actually, yun dun yung sana itatanong ko, maganda nga na i-open na po ni sir. And then also, ma'am, parang meron din po akong gustong linawin. Paano po kung walang advances? Like parang if you're not gonna get something in return, pero merong nangyaring harassment or merong sinabing verbally na hindi mo nagustuhan or hindi angkop. Nako, napakagandang tanong yan, Jay. Na-discuss ko na yan sa ilang several lectures that I have rendered in sa ating silitang paaralan. Maraming Supreme Court decision. So pag sinabing Supreme Court decision, ito yung mga totoong buhay na kaso na nagkaroon ng sexual harassment, pero hindi naman nanghihingi yung bata o yung empleyado ng sexual favor, no? So wala namang binibigay. Pero hindi rin nanghihingi, sinasabi naman ng ibang nang aabuso, hindi naman ako nagsabi na mangangako ako magbibigay ng ganito.
hindi yan sexual harassment. Ang sabi ng Supreme Court, it is a resounding, no? Isa siyang maingay na tinig pa rin ng sexual harassment kahit na walang vocal request for that. Kasi mahalaga rito, maliban doon sa sexual favor, na ilagay yung bata o yung biktima o yung empleyado sa isang hostile environment. I think so, yun yun ay isa ng bagay na dapat nating tingnan, may marka ba ito, no, ng sexual harassment? Na ilagay ba yung biktima sa isang discriminatory hostile environment na hindi na siya makakapigil, hindi siya makakatanggi kasi boss niya, kahit wala namang pinangakong ibigay sa kanya yung boss niya o teacher niya. Paano kaya yung ganitong scenario, boss, na Attorney Jimenez, medyo napaisip lang ako bigla, no? Paano yung mga napapakinggan natin sa mga balita na sinasabi noong ng assault na hindi naman ako yung nanguna eh, siya yung nagpakita sa akin ng motibo? Paano yung ganun? Nako, parang alam ko ng mga linyahan na ganyan. Actually, yan ay common alibi ng ating mga offenders, no? Ng ating mga sex offenders. Although, hindi naman natin sinasabi that it's the absolute truth or that sinasabi natin na absolute lie yun, na hindi naman siya yung nauna, no? Nangyayari yun. Kaya lang mga schoolmates, dapat natin malaman, pati yung mga nakakapanood na mga katrabaho natin, no? Kaway-kaway dyan, no? Sa ating mga katrabaho. So, mahalagang tignan natin, lalo na sa isang gobyernong institusyon, meron tayong Civil Service Commission, no? So, pagka ikaw ay may moral ascendancy doon sa bata o kaya doon sa empleyado, meron kang dapat na maayos na etiquettes, no? Sa pagtatrabaho. So, titingnan naman yung merito ng kaso, titingnan naman yung ebidensya. Pero, ganun pa man, pananagutan pa rin natin na nasa katungkulan, na pangalagaan ang mga nandun sa ating ano, no, nakasakupan. Lalo na yung mga weak, di ba? Yung mga under privilege, defenseless. Kasi, syempre, sila yung mas natin dapat na ilagay sa lugar. So, kung merong may crush sa'yo na estudyante, teacher ako, hindi mo pwedeng sabihin na dahil gusto naman niya, ako tuloy ay tumugon doon. So, hindi na siya pwedeng mag-complain. Dahil ako ay may moral ascendancy, meron din ako moral obligation. Hindi ba? Na para tingnan ng makakabuti doon sa bata. At saka thank you, ma'am, sa paglilinaw na basta na ilagay ka sa hostile na environment, pwede mo itong i-consider as sexual harassment. Kasi may mga pagkakataon po na parang may mga pasaring, alam naman po natin, hindi naman po bago sa atin yun, hindi naman tayo kahapon lang pinanganak, na may mga pasaring na parang, tapos ang dating ay hindi naman ganon yung mini-mean, and also parang may mga glances na experience natin yan, na may mga glances na hindi nga, wala nga sinasabi, wala rin advance, pero parang tinitignan ka na parang ino-objectify ka, so maganda rin na, diba? True. Actually, yung mga pasaring na yan, ng mga sexist jokes, for example, o kaya yung mga pagtingin na para kang hinukubaran o ino-objectify, yun ay actually kasama na, no, sa light offenses of sexual harassment or less grave, depende doon sa sitwasyon natin. Alam nyo, kaya ito ginawa, itong mga batas for gender-based harassment. Kasi nga, nalalaman nila na ang mga tao na hindi makapagbigay ng complain. 'Di ba? So dahil akala joke lang. Minsan nga ito na lang, bigay ko na example. Ang sabi ng mga bata, for example, o kaya ay mga kaskwela, normal naman 'yun. I-joke yung babae o pag-usapan kasi kami-kami lang naman. For the boys. So i-post namin yung picture ng babae, for example, o kaya naman pag-usapan namin, o kaya naman gawan ng biro kasi hindi man siya umaangal. Pero yung babae, meron na pala siyang nararamdaman na nakakababa ng kanyang moralidad at dignidad. So, pag-iingat tayo ngayon kasi hindi na ito basta-basta. Yes, nag-agree ako sa inyo doon, Attorney Jimenez, kasi baka akala nung iba sa kanila ay normal lamang yung ganoon na ito ay papuri, no? Pagbati, binabati, halimbawa na, awi, ang sexy mo, kunyari, ganoon, di ba? Yung out of the group bilang ganoon. Pero doon sa pinatutungkulan na individual sa isang tao, no, sa kanya ay iba ang dating. Kaya nga lamang siguro baka yung iba
natatakot na sawayin or mag-complain kasi iba yung ano sa atin eh. Medyo, siguro may kinalaman din dito ang kultura, no? Kung paano to, bakit ito nangyayari. Lalo na sa mga kurso na panglalaki, sinasabi nila allegedly panlalaki. So parang hindi ka dito kabilang kasi mahina, this course is not for the weak of hearts. Ganyan ang mga linyahan. So pag hindi ka dito, hindi mo ito natiis, bawal ka dito. So it legitimize? Does it legitimize sexual harassment? Does it legitimize ang pagbaba ng moralidad ng isang tao? It should not. Kaya lang mga schoolmates, ay ito naman ang aking take, ano? Ang sinasabi natin, paano ba ito? You don't demand respect, you command respect. So minsan naman tayo, ganun tayong magsalita, no? Ganun tayong madulas na magsalita na medyo may pabastos. Tapos pag tayo ang nasabihan, yun din yung ating, ano, saka natin sila papaila ng sexual harassment. So what I'm just saying, I'm not saying na justified na salitaan ka ng masama or gawan ka ng masama dahil ikaw ay gumagawa rin. I'm not saying that. What I'm just saying, for us to live a harmonious relationship in a good harmonious environment, di ba? Tayo ay magbigay ng respeto sa bawat isa. Tingnan natin kung ano ang nakakasakit at maganda o nakakapag-angat sa bawat isa. Yun yung ating sabihin. Ang sabi nga nila, what goes around comes around. So, tama. Perfect po yun. But I'm not saying that it's a justification, no? For the harassers to do it to the victims. It's not. I'm just giving a good, I suppose that's a good tip na you command respect. Because if you have that, then no one will do that to you. Mangingilag sila. At kapag may gumawa, kung hindi mo naman talaga yun, talaga namang bad pa rin yun, no? That's still against the law. Don't hesitate to file a complaint para magtanda sila. Ayan. Siguro dapat talaga maging malinaw yun sa bawat isa, no? Kasi kung ikaw ay sa iyong sarili, takot ka, di ba, na baka ikaw pa yung mapulaan o yung terminong ma-victim blaming, di ba, yung para ikaw victim blame, ikaw yung sisisihin pa dun sa iyong ginawa. So, dapat aware ka talaga dito sa ating mga pinag-uusapan katulad nito kasi kapag ka ikaw mismo mangingimikan na ipagtanggol lang iyong sarili, sino pang i-expect mo, di ba, na natatayo para sa iyong sarili? So, ako, ni-encourage ko ang lahat talaga na manindigan tayo, no? Alamin natin yung tama at kung siguro may mga natatakot magsalita ay tulungan natin sila, no? Kasi paunti-unti. Katulad ng napag-usapan namin na Attorney Jimenez noong unang episode, ang gender and development naman ay hindi siya mangyayari kaagad-agad or hindi siya magpo-progress kaagad-agad ng isang araw lang, no? So bagaman ito ay paunti-unti, kapag tayo ay paunti-unti natin gagawin, no? Ay maaabot din natin talaga ito. And ang ganda ng engagement natin and sobrang empowering to know all these things, yung mga batas at kung ano ba, paano ba natin siya na-differentiate, paano ba natin siya naka-classify. And dahil dyan, eto na naman, bibitinin ulit natin ang ating mga schoolmates. Sobrang balitaktakan na, pero kailangan natin silang bitinin ng konti lang. Dahil sa actually, nabibitin din ako kasi marami pa akong itatanong kay Attorney Jimenez eh, pero tigilan natin ng konti ang ating mga sarili. Mamaya, sa susunod natin, sa ating pagbabalik, ay mas marami pa tayong malalaman, mas marami tayong itatanong kay Attorney Jimenez. True. At pag-uusapan pa natin yung mga kanina pag-usapan natin yung mga makakapag-protekta sa ating batas, yung mga nag-enforce nito. And maaari naman sa susunod, sa pagbabalik natin, pwede natin pag-usapan yung mga offices na nag-cater sa mga ganitong cases and mga places to go. At dahil dyan, huwag kayong mawawala mga schoolmates dahil magbabalik ang Oh My God! Dito sa God, Oh My God, patuloy ang pag-unlad. Wow. We'll be right back. Hold on mga kapatid. Inanunsyo ng pamunuan ng Kolehiyo ng Edukasyon sa kanilang Facebook page ang pagbubukas nito ng programang Post-Baccalaureate in Teacher Education o PBTE Enrollment
kalakip ang kwalipikasyon at proseso ng pagpapatala rito. Ang PBTE ay isang taong kurso para sa mga mag-aaral na non-education baccalaureate degree holders at nagnanais na kunin at maipasa ang licensure examination for teacher o ang LET. Ang PBTE ay disenyo upang mapahusay ang mga kasanayan sa pagtuturo ng mga mag-aaral na walang nakamit na education units o hindi nakapagtapos sa ilalim ng kursong ito, at nagnanais na mapahusay ang kanilang pagdadalubhasa at matugunan ang mga kinakailangan sa propesyon ng pagtuturo. Ang pagpapatala para sa programang ito ay magsisimula sa Lunes, 2 Agosto, taong kasalukuyan. Pinapayuhan ng kolehiyo na ihanda ang mga kinakailangang dokumento. Nabanggit rin sa naturang post ang pamamaraan sa pagpapatala at schedule ng mga bayarin. Para sa karagdagang mga katanungan, maaaring tumawag sa College of Education Office staff o magpadala ng isang email sa coed@pup.edu.ph. Ako si Georgia Alcala para sa The Observer Flash Online. We're back here and oh my God! Ngayon, i-discuss naman natin ang mga Safe Space Act. Kasi maraming karahasan dito sa Pilipinas, diba? And ma'am, na-experience natin to, like you said kanina, hindi lang sa loob ng office, sa loob ng eskwelahan, napakarami sa street, sa malls, sa lahat. Meron po ba tayong batas na kumukover para dito? Yes, no? Magandang-maganda yung tanong mo, Jay. Meron talaga tayong batas, yun ang tinatawag natin na Safe Spaces Act. No? Kaya kamakailan lang ito ipinasa? At ito yung sinasabi ko nga na expanded sexual harassment law na pwede natin i-apply. Bakit expanded? Kasi ito yung sexual harassment na pinaparusahan dahil ito ay nangyayari sa labas ng eskwelahan, trabaho. Pwede sa mall, pwede sa hotel, pwede sa cinema, pwede sa street, no? Sa public places. So yun yung mga sexual harassment na pinaparusahan ng Safe Spaces Act. So pwede rin pala to, no, kahit sa mga pampublikong sasakyan, tama ba? Habang mga nakasakay sa van or sa FX or sa jeep, no, kapag yung individual ay biglang, 'di ba, minsan siksikan tayo sa mga sasakyan tapos yung parang ganoon. Yes, actually, marami din yung example niya, no? Sa transportation, di ba, may mga exhibitionist kasi minsan na nai-encounter yung mga estudyante, di ba? Na nagpapakita ng private parts nila doon sa pampublikong sasakyan. O kaya naman, yung mga nababalitaan natin ngayon, yung mga app, either, this is not only for the two, no? Nasasabihin ko na yung Grab van o Uber man or any private na sasakyan, di ba, may mga nahaharas din na passenger, yes, doon. Yun naman ang pwedeng ma-cover nitong Safe Spaces Act. That's very good. And speaking of Safe Spaces Act, sa tingin ko ay maaari din natin pag-usapan dito sa bahagi na ito, no, bilang kabilang naman sa Safe Spaces Act, yung ating sa pwedeng sa online world. Paano naman natin ito ititreat? Ano ba ang cover nito pagdating sa tinatawag na online sexual harassment? Yes. Actually, pag sinabi natin na online sexual harassment, pwede na rin natin yan makategorya doon sa diniscuss natin kanina na verbal sexual harassment, no? Meron kasing mga sexual harassment na nangyayari doon sa Facebook o kaya sa Twitter o kaya kung ano man na maging platform na pang na ginagamit natin ngayon na sa technology natin, no, sa, lalo na ngayon dahil halos lahat mga pang-internet na ang paraan. So halimbawa nag-post ka ng picture tapos ito ay ni-ridicule mo, nagsalita ka ng mga salita that would degrade the person, no, that could fall under online sexual harassment. Actually, bigay ka pa ng mga salita na makakasirang puri doon sa tao
sasagutin ko na bilang abogado, no? Hindi lang ito, Safe Spaces Act ang pwede ninyang maging basihan ng pagkakaso. Pwede rin natin yung cyber crime na nangyayari. Kasi meron din siyang provision doon patungkol doon sa mga ganitong gender-based na harassment or violence na ginagamitan ng technology. So, malaking kaparusahan din ang nagaantay dyan. May question din ako, ma'am. Kasi naalala ko, ilang ulit nang nangyari to sa tingin ko sa Messenger to eh. Nagkakaroon ng iba't ibang group chat tapos nag-upload ng photo ng mga kababaihan or siguro maging kalalakihan. Pero ang ano kasi dito, minsan hindi ganun regardless kung ano yung itsura ng photo, pero yung mga sinasabi. And meron ding tawag dito, nagkaroon din ng Google Drive na meron mga sensitive, hindi naman rin yata sensitive photos, pero collection siya ng mga litrato at kumalat ito. At ganun din yung sa mga group chat na yung wala kang ka-idea na dinidegrade ka, ino-objectify ka ng kalalaki o ng kahit sinong gender. Yes. No. Alam nyo, actually, para sa akin, nakakakilabot yan. Narinig na sa ilang kasama natin, whether ito ay katrabaho, kaskwela, or makikinig mga ating listeners, na yung iba kasi sinasabi, ito ay normal. Kasi wala naman doon yung biktima. So, pwede naman mag-post ng pictures. By the way, before I discuss further, ang verbal sexual harassment, hindi naman ibig sabihin kailangan nag-post ka, nakatupis ka. So, dahil naka-t-shirt ka o nakapantalon ka, hindi na pwede mag-fall under online sexual harassment or under cyber crime. No? Yun ang naging... Kahit yung mga regardless. Yes, nakasuot ka naman na maayos pero nagbibigay na sila ng mga salitang that would degrade you because ikaw ay kabilang sa LGBTQ community or ikaw ay kabilang sa babae at pinagpipiestahan na nila. Of course, yung may mga sexual jokes, no? Kahit ikaw ay nakadamit, pero may mga sexual jokes na sinasabi na yung mga tao doon. Jens, yung mga nakikinig sa'yo nakasama sa group chat at nasisiraan mo pa rin ng dignidad yung biktima. Ano to? Ano yung parang paggamit ng larawan ng isang tao, lalaki o babae, na walang permiso nung iba, no? Tapos yun na nga, parang kanilang pinagpipiestahan. Sorry dun sa termino, pero parang pinagpipiestahan. Alam ko na naging maingay nga yung ganitong balita nitong mga nakaraang buwan or nakaraang taon ata, no, na talagang sa isang paaralan, wag na lang nating banggitin yung school, pero may grupo doon na kung saan talaga meron silang collection nga, no, ng mga larawan. Kaya yung isang babae ay kanilang pinag-uusapan ng malalaswa, no, parang gano'n. Yes, actually maidagdag ko lang, no, hindi ko naman na ma-discuss lahat ng penalties natin sa sexual harassment kasi iba-ibang act ng harassment, iba-iba ng penalty. Pero for this online sexual harassment, pwede niyong bisitahin mga ka-schoolmates, yung sinasabi namin. Sa Safe Space Act, ang penalty dyan umaabot ng 500,000, 100,000, no? Depende sa gravity. So, ang paggawa ng harassment in online, lalo na nalaman ito ng biktima dahil ito ay mayroong pag-atake sa kanyang pagkatauhan, nata-terrorize siya. No, ito ay online sexual harassment. At yung implementing rule nga niyan, pwede na nilang ipa-check doon sa PNP Cybercrime Division. You see? So you should better watch out. You better not cry. Someone could be watching you doing that. And isipin na lang natin, meron ka bang kapatid na babae? Ang nanay mo, 'di ba? Ang tiyahin mo. Isipin mo kung 'yun ang ginagawa sa kanya. Na nagre-ridicule, na nag-terrorize, na nagsasalita ng mga sexual jokes. Yeah. Sabi nga dun sa isang kanta, no, you were birthed by a woman, show some respect, di ba? Pero speaking of, naiisip ko lang bigla, paano kung online, tapos gumagamit lang siya ng dummy account, paano yun?
Kaya nga tayo pwedeng magsumbong doon sa PNP Cybercrime Division. Kasi makikita nila yan. Kalinong abahan na pala yung mga gumagamit ng alias lang, no? Pwede kayong matrack. So, good luck. Good luck, 'di ba? Saan ginamit, saan anong IP, and saan lugar, location, computer na ginamit, anong email yung ginamit. Kung maliman yung name, gumagamit tayo ng email. Kung maliman yung email, 'di ba, may mga paraan sila ng pag-chat. Figure, oo. Tsaka regardless po ano, kung kahit nga tanggalin na natin yung ano, yung parang sa wala ka bang nanay, wala ka bang kapatid, ganyan. Parang nakakasama ng loob. Tapos kino-cover up pa nila po itong mga group chat na ito as usapang lalaki or inside joke. Parang hindi siya katanggap-tanggap at hindi, sa tingin ko, hindi naman siya ma-represent sa korte na usapang lalaki lang po yan. Pero maraming gumagamit ng ganyang dahilan, ha? Surprising, usapang lalaki lang po yan. Yun nga yung tinatawag na may machismo, no? Parang macho-macho yung society. And feeling ng iba, mas nakadadagdag ng pagkalalaki kapag ka napag-uusapan ng bagay na ito. Madagdag ko lang, Sir Jerome J., no? Meron tayong iba na nababalitaan, no? Kaya may mga reports na, eh kasi nakita ko naman sa Facebook yung picture niya. Naka-public naman yung picture niya. So therefore, it's an implied consent na ma-ridicule siya, na alipustahin siya, na sabihan siya ng sexist joke. Kasi if not, dapat hindi siya nag-post ng ganun. So parang wala rin siya pagkakaiba na sinabi sa, eh kasi yung babae naglasing. Oo. So dahil hindi siya nag-post ng sexy, i-rape natin siya. Mm-mm-mm-mm. So that a justification, no? Naalala ko yung sinabi mo dati tungkol dito, no, na naalala ko yun, eh, mamalino sa isip ko yun na ang babae ay nilikha ng Diyos na ganito na yung hubog talaga ng katawan. So kung magsuot man siya ng damit na makikita yun ang hubog ng kanyang katawan, hindi niya yun kasalanan. Naalala ko lang bigla yung binanggit mo sa akin. Oh, meron pa siyang naalalang takeaway doon. That's very true, no? Bakit ang mga lalaki, hindi naman natin sila sinisita, ba't sila nagpapantalon, masikip man o maluwag? Hindi ba? Aking punto lang dito, a crime is a crime, no? Tulad ng sinabi ko when I had my lecture in Amicom University in Indonesia, a crime is a crime. A wrong is a wrong. So it is not justified just because the other person made another wrong. Otherwise, wala na tayong magiging rule of law sa society. Magkakaroon na ng kaguluhan. But again, it's also my tip that we should command respect. How? By what we act. So if we wanted to be respected, we show respect to ourselves and to others as well. At kung makalimot tayo sa pag-show ng respect na yon, it is not a license for others to do harm to us. Well, maisingit ko lang. Siguro, sa bahagi naman ng mga kalalakihan, hindi nga naman talaga nakakadagdag ng pagkalalaki yung kapag halimbawa meron kang kasintahan tapos ikikwento mo sa yung mga barkada na yung mga terminong ginagamit na naka base 1, base 2, base 3 na ako, yung mga ganong idea. But at the same time, ini-encourage ko lahat din ng mga kalalakihan na naniniwala ako na hindi lang ito nangyayari sa mga babae at sa iba pang kasarian. Kaya lang yung mga lalaki, dahil nga sa ating kultura, ay natatakot tayong magsumbong kasi magmumukha ito na nagpapakita ng kahinaan bilang isang lalaki, no? Marami ng kasong ganito, may mga nare-report, well, kaunti lang yung nagsasalita, pero may nagre-report na kahit lalaki ay nagiging biktima ng pang-aabuso, no? So kailangan maging malino yun, para baka naman sabihin kasi ng mga schoolmate natin na bakit puro babae lang yung nagiging topic, very, very biased. Yung mga lalaki ba hindi nakakaranas or hindi na dumadaan sa ganitong sitwasyon? I'm sure na meron, kaya lang nga dahil sa ating kultura, natatakot o di kaya ay nahihiya. They could complain. Ngayon narinig na nila, kahit ang mga kalalakihan o anumang kasarian, you have the right, no, to speak up for your right, di ba? Kaya wag matakot. True. At saka, though alam naman natin, biktima rin sila ng society na parang nadidismiss sila madalas, ganun. And maganda nga na
pinapakita natin itong mga batas na to and nai-encourage din po natin sila na mag-speak up for themselves. Yes. Magandang ano. Naalala ko kasi yung sa recent na nangyari, yung nag-viral na video, isang lalaki yung nakatcall. Marami pang nangyari doon sa loob ng video, pero ang reaction ng netizen ay dinismiss nila itong video na to or itong cry ng isang lalaki dahil nga daw parang bakit parang kunasyon nila yung cry ng isang tao just because of his gender. So that's wrong, no? Kahit anong kasarian, kahit sinong tao pwede namang magsumbong, lalo na kung ang kanilang karapatan ay naapi. Tama, agree ako doon. Diba kasi katulad ng binanggit natin kanina, kung hindi ka at magsusumbong or ipaglalaban ng iyong sarili, sino bang i-expect mo na lalaban para sa iyong sarili? At isa pa, doon lang sa nabanggit ni Jay kanina na biktima ng society. Siguro gusto ko lang bigyan ng point out na tama na yung pagsasabi na dahil ito sa society, tingnan natin na tayo bilang individual ay bahagi ng society. So, sino ba ang bumubuo ng society? Sino ang magsisimula ng pagbabagong ito? So, kailangan magsimula siya from within. And tama yung sinasabi ni Attorney Jimenez na mag-command ka ng respect, no? At siguro magsisimula yan sa pag-alam muna ng iyong mga karapatan na dapat at okay. Hindi. Tama kayo, Chancellor. At yun nga, yun na ang purpose ng ating Oh My God. Pero dahil dyan, sobrang empowering po ng ating chikahan. Ang dami kong nakuha, ang dami kong pulot, ang dami ko rin na-absorb. And ang dami rin questions from me na nasagot ni attorney at ni Sir Jerome. Pero dahil dyan, eto ulit. Bibitinin natin ulit ang ating mga schoolmates ng kaunting-kaunti. Payagan natin silang huminga ng kaunti. At magbabalik ang Oh My God! Dahil dito sa Oh My God, patuloy ang pag-unlad. So, kapit lang mga schoolmates, babalik kami kasama pa namin si Attorney Jimenez. Ay inanunsyo ng Miss World Philippines Organization ang mga napabilang sa Final 45 na susubok makamit ang corona ng Miss World Philippines. Kabilang sa mga napasama sa Final 45 na maglalaban-laban para sa mga corona ay ang PUP College of Communication alumna na si Joy Barcoma na dati na rin kinoronahan sa Sintang Paaralan bilang Miss College of Communication 2017 at Miss Polytechnic University of the Philippines 2017. Sa kaparehong taon na itinanghal din ito bilang Miss Philippines Association of State Universities and Colleges o Miss PASOC 2017. We now have the power to demand for change and to challenge the system. And it's time to use our knowledge as pillars of justice, as beacon of hope, and as a weapon to serve our purpose. I think it's high time that we use these platforms as an avenue to carry the lessons we learned from our Sintang Paaralan. Isa pang PUPN ang napasama sa listahan ng Final 45 candidates ng Miss World Philippines. Ito ay si Mary Rose Guerrero, na third year mechanical engineering student sa PUP Alfonso Cavite Campus. Please take note that beauty is not just about showing off. It's about being true to yourself and being real. Life will push you to your limits. So never ever stop believing in yourself and never ever stop dreaming. Umaasa ang dalawang kandidata sa dasal at suporta ng mga kapwa PUPian sa darating na kompetisyon. Gaganapin ang nasabing Coronation Night sa 11 ng Hulyo. Ako si Nina Ong Pauko para sa The Observer Flash Online. Nagbabalik ulit ang inyong Oh My God. Ayan, kanina ang dami na nating tinackle
or iba't ibang usapan na tungkol dito sa sexual harassment, and sobrang nakatutulong po ito, ano, yung awareness, ganyan. Pero maganda rin na ipaalam natin sa ating mga schoolmates at sa ating mga viewers kung ano nga ba, kasi syempre hindi naman tayo pwedeng magtapos dun sa aware lang tayo. Sabi nga nila, awareness is just half the battle. So, medyo gusto rin po natin silang palakasin pa kung saan sila pwedeng magpunta, what are the offices that they can go to, and ano po ba yung mga pwede nilang step-by-step actions regarding sexual harassment. Okay, so maganda yan, no? I agree with that. It's not enough that we are aware kung ano yung sexual harassment, but it is good that we know saan tayo pupunta, no? Simulan ko muna. Meron tayong diniscuss kanina na dalawang batas, ano? Yung Republic Act 7877, yung Anti-Sexual Harassment Act. Tapos, meron tayong nabanggit na Safe Spaces Act. Huwag maguguluhan, mga ka-schoolmates. So, yung kaninang sinabi natin, ang sexual harassment pwedeng mangyari doon sa eskwelahan o kaya sa trabaho, pwede natin i-discuss muna saan ba pwedeng mag-file kapag ito ang nangyari. Okay? Ang sexual harassment po na kinasasangkutan sa eskwela o sa trabaho ay pwedeng i-file criminal case or administrative case. Okay? So, syempre, pag sinabi natin criminal case, ang kaparusahan niyan, kulong at saka fine. Pag sinabi fine, monetary, no? Damages. So, saan pwede mag-file nun? Pwede mag-file sa ating korte. Pwede na diretso sa korte. Or if you want to blatter sa police, blatter just for the record, but eventually, file it in the court of proper proceeding. Ibig sabihin kung saan ka nakatira, no? Or yung pangyayari ng krimen, no? Doon ka magka-file. May mga jurisdictional ano yun, no? Kung saan ka pupunta. Pero ang criminal case yun. Ngayon, dahil sa ating mga kaisko at kaiska, kung ito naman ay gusto nating i-elevate administrative, no? So, pwede tayo mag-file doon sa eskwelahan. Saan naman sa eskwelahan? Meron tayong tinatawag na CODI, Committee on Decorum and Investigation. Tama ba, Sir Jerome? Yes, tama po kayo dyan. Ayan. So, ang CODI, it's itong organisasyon na nakapaloob doon sa loob ng eskwelahan o ng trabaho, okay, ng kumpanya. Siya yung mag-iimbestiga. Ano ba yung nangyari? Kailan ba nangyari? Sino yung nakasuhan? So, ano ba yung complaint? Babasahin nila yan. Pagkatapos, hihinga nila ng panig yung kinasuhan, no? At doon, magre-recommenda sila ng penalty. Now, kapag ito ay kasong administratibo, walang kulong, okay? Hindi kayo makukulong, mga schoolmates. Pero, doon sa expanded sexual harassment provision natin sa Safe Spaces Act, pwede kayong maalisan ng diploma o ng kategorya kahit ikaw ay nag-graduate na. Okay? So, alalahanin, pagkasong administratibo, pwede kang masuspend, pwede kang madismiss. O kung ito ay kagagraduate mo lang, doon lang lumabas yung resulta, pwedeng alisin yung ano mo, yung degree mo, no? Dahil doon sa kinasangkutan mo. Kaya wag nang mag-sexual harassment. Tama, wag, di ba? Attorney, meron akong tanong. Pwede ba na mag-file ako ng administrative case and then later on, mag-file pa rin ako ng criminal case, or isa lang dapat doon sa dalawa? Actually, ang nakalagay kasi doon sa Safe Spaces Act, the party actually could go either way, criminal or administrative case, kasi magkaiba siya ng jurisdiction. Kaya lang kasi, hindi naman nasusulat sa mga libro, pero may mga fiscal kasi, bago pumunta sa judge, fiscal muna, no? Tinatanong, meron na bang pagdinig? Meron na bang hearing na nangyari sa eskwelahan? Meron na bang nangyaring hearing sa kumpanya? Kasi papatawag din naman yung kumpanya kung ano yung naging result noon kung sakali na ito ay nangyaring ganoon. Pero for some reason, pwede naman talaga silang dumiretso, lalo na yung ating Safe Space Act, may mga gender-based sexual harassment na nga tayo, di ba? Na nangyari. So sa court din yun, no? So, at magkaiba sila ng penalty. So hindi pwedeng kung ang estudyante o empleyado nakagawa ng sexual harassment, ikukulong sa opisina.
So, hindi tayo nagde-detain. Kasi, ito criminal case. Suspension lang, o kaya ito ay dismissal, o aalisin yung kanyang titulo. Yun na nangyayari. May question po ako, ma'am. Nagkaroon na po ba ng case or may instance na po ba na sinubukan daanin sa admin tapos ang nangyari, hindi siya napanagutan ng admin. So, umakyat na lang siya sa korte or anything. Kasi diba minsan hindi naman natin alam kung talagang... So, siguro ang sagot ko general din dyan, diba? So, yung dinidiscuss ko kanina na mga Supreme Court decision, tumungtong sa korte yun. Diba? Tumungtong sa korte mula mababa hanggang pinakamataas na korte, kaya nga may desisyon ng Supreme Court. So, dahil yung ibang kaso doon sa gobyerno, nagdaan yun sa CODI. No? Hindi na nailagay doon. Or kung hindi man nagdaan sa CODI, nagkaroon siya ng separate na kaso, pero tumungtong siya. Kaya nga meron tayong mga decided cases. No? Pero mga ka-schoolmate, yun yung sa sexual harassment under Republic Act 7877 in light with the Safe Spaces Act. Pero meron tayong gender-based sexual harassment, Jay, di ba? Yung sinasabi natin kanina, Sir Jerome, na sa public transportation, o kaya naman, sa mga may app, no? Ito man ay kung halimbawa lamang, Grab or Uber, o kaya naman doon sa mall, sa cinema, no? O sa hotel. So, diyan, ang nakalagay doon sa Safe Spaces Act, ang may pananagutan, yung DILG, no, or Department of Interior Local Government through their local government unit. Ibig sabihin, yung city. So, doon sa Safe Spaces Act, inaatasan na lahat ng barangay magkaroon ng sexual harassment officer in charge. No? Magkaroon sila ng desk. So, doon, VAWC desk lang, Violence Against Women and Their Children desk. Ngayon, gender-based na ang kanilang officer dapat, bawat barangay. At sinabi ng batas na yon na magkaroon ng ordinansa ang bawat city para mapatupad ito. At sinabi rin ng batas na yon na maganda at hinihikayat nila na magkaroon ng CCTV ang mga major streets. Kasi nga, yung ating binanggit kanina, verbal and physical sexual harassment, pwede mangyari sa public. Paano naman ang magiging ebidensya nun? So, nakapaloob doon sa batas that it is encouraged to do that. So, magkakasama yan ang DILG, ang DSWD, ang iba pang ahensya ng lipunan na magtutulong-tulong para paitingin ito at hindi ko kakalimutan. Dahil ang sabi natin, pwede siya sa private places like mall, cinema. Yes. So, nakalagay din sa batas na yon na yung mga mall na yan, ang mga cinema na yan, ang mga hotel na yan, they actually should have a responsive sexual harassment officer in charge. And they should be the one helping the victim to assist them para idinggin yung kaso nila doon sa court, sa DILG, sa court kung saan sila mag-file, ano? Kasi meron na silang proof. So, dapat, gender-friendly na rin yung ating mga malls. Diba? If I'm not mistaken, may mga liabilities din sila dyan, no? Kapag hindi sila gumawa ng aksyon tungkol dito sa ganitong mga pangyayari. Well, may question ako, Attorney Jimenez. Itanong ko lang, sino ba ang may kapasidad or pwedeng magbigay ng complaint? Ito ba dapat ay ako, bilang ako yung naharas, ako yung magre-reklamo? Pwede kaya si Jay kasi kasama or nakita niya ako nung nangyayari yung sitwasyon na yun. Pwede kaya yung third person pa ba? Sino ba yung dapat mag-complain? Sino ba yung papanigan or mas pakikinggan sa kung sino yung magsusumbong? Bilang isang abogado, I would recommend, syempre, personally, ang best witness dyan is the offended party. No? Kasi baka mamaya may nag-complain na ibang tao, tapos dininay ng offended party. Unless, of course, the offended party is a minor. Diba? So, alimbawa, ang offended party, 9 years old, 10 years old, 3 years old, they don't have means to file complaint. No? In that case, of course, we have the guardian para doon. So, this case is a personal personal sa kanila na sila dapat sana ang mag-complain nito. At mas magiging matibay, yun ang sinasabi ko, yung kaso. No? Maliban na lang na ito'y minor, mangailangan talaga tayo ng mas matanda sa kanila na mag-file ng complaint doon.
no? At by the way, nabanggit ni Sir Jerome kanina, no? Napakagandang bagay, no? Mapaintindihan natin ng kaalaman sa Safe Spaces Act. Ano ba yung liability? Pag ang driver nang harass sa kanyang pasahero, yan ay kasong kriminal, no? Based on a criminal act. Yan, mga estudyante ko sa obligations and contracts, alam na alam. Yan yung ating mangyayari. Pero, sabi ni Sir Jerome, may pananagutan din daw ba? O meron daw, meron nga na pananagutan. Yung operator. Operator naman ng hotel, kung empleyado niya yung gumawa noon, hindi ba? Operator ng restaurant, o kaya operator ng taxi, operator ng jeep. Yes. Because they have been negligent under that law, Safe Spaces Act, mga kaisko at kaiska. They have been negligent picking their employees, no? Picking the right employee who will manifest and show yung magandang trato, no? Yung may moralidad. So, may pananagutan sila, hindi man criminal act. So, mangyayari doon, doon sa contractual obligation nila sa transportation, dahil hindi nadala ng ligtas. Diba? Mm-hmm. Pwede mo kumain doon. Dalawa yung idawit natin. mga schoolmate, no? Mga kasama natin sa eskwelahan, estudyante, o di kaya naman ay mga empleyado, no? Huwag tayong matakot, no, na magsumbong o di kaya magfile ng complaint, kasi kapag ka hindi malalaman ng tao na dapat ay tutulong sa inyo, paano kayo matutulungan kung wala tayong alam, no? Yung code ay nagawa under sa memorandum ng CHED at saka ng Civil Service, no? So andyan yan para tayo ay alalayan, no? Maaari niyong bisitahin or maaari niyong puntahan yung Facebook page ng Gender and Development. Nag-promote ako, Jay. Sorry. Kulang ko, ha? Nakalagay na. Opo, para alam din na ating mga schoolmate kung saan sila pwedeng tumakbo. At ayan na nga, sir. Bonggang-bong. Yes. Oo, iba't ibang opisina ang pwede nating lapitan dito sa ating pangangailangan, no? Maaari kayong magpadala ng inyong complaint direkta base dun sa ating code na sa legal office tayo or sa code nga mismo tayo magpadala. Pwede rin nating isangguni at humingi tayo ng tulong sa iba pang opisina katulad ng sa student services, sa guidance and counseling, and then pwede rin kayo dito sa opisina ng Research Institute for Gender and Development para mabigyan namin kayo ng pag-alalay or ng tamang gabay, no? I think yun yung kailangan, eh. Mabigyan natin ng tamang direksyon yung individual, estudyante man o ito man ay empleyado, sa kung ano dapat yung proseso na kailangan natin gawin, nang sa ganun ay hindi na yung naalala ko ulit, meron ulit akong napulot kay Attorney Jimenez, no, na kapag ang isang individual ay paulit-ulit niyang ikikwento yung kanyang naranasan, eh parang paulit-ulit mo siyang hinuhubaran. So imagine kung halimbawa ako ay biktima ng harassment, sexual harassment, ikikwento ko kay Jay, tapos ipapaulit-ulit sa akin dun sa isa pa, tapos ulit-ulitin ko pa. So parang wala nang natira sa akin. So mainam na bukod sa alam ninyo kung sino yung dapat lapitan, ay alam din natin yung proseso na kailangan gawin, nang sa ganun ay maprotektahan din kayo. Okay, so mga ka-schoolmate, andoon sa ating Facebook page sa Gender and Development, ang mga email address na pwede nyong pagpadalahan ng mensahe. And I believe na available din online ang student handbook, yung manual para sa mga estudyante. May section doon na nakalagay sa kung ano yung proseso at saan kayo dapat lumapit. So, magbasa, magtanong, wag mahiyang magtanong, 'di ba? Sabi nga nung isang commercial, wag mahihiyang magtanong. True. And maraming salamat po, Attorney, ano, sa pagbibigay ng mga examples. And nakakatuwa na malaman na ang safe space ay hindi lang basta word or hindi lang siya basta salita, dalawang salita. Meron tayong mga batas na talagang patungkol dito at magpoprotekta sa atin. At salamat po dahil na-empower kaming lahat. Hopefully, ang ating mga schoolmates ay na-empower rin as much as na-empower din ako. Ayan. And bago magtapos po ang ating episode for today, gusto po namin paalalahanan ang ating mga katsikahan na schoolmates ng mga offices and hotlines na pwede na lang makontakt regarding sexual harassment dahil hindi sila nag-iisa. Ayan, ipa-flash po namin sa aming screen ang mga hotlines. Ayan.
Siguro pa huli na lamang, Jay, no? Maraming salamat, Attorney Jimenez, at kami yung pinaulakan sa kabila ng yung napaka-busy na schedule at na-miss ka naming lahat. Panghuli na lamang dun sa papatungkol dito sa ating ano bang tawag dito sa ating pagtatalakay, no, na huwag tayong mahihiya na lumapit, no? Huwag tayong mahihiya na magsabi kasi kapag pinabayaan natin ito, kapag hinayaan lamang natin na nagpapatuloy yung ganito, ay baka sa isip ng iba ay tama lang yun at mahihirapang i-correct. Diba doon sa pinag-usapan natin, Jay, last time, ang isang puno o sanga ng kahoy na nabuwal or di kaya yung bumahumayok na ganoon, kapag itutuwid mo siya ng matagal ay medyo mahirap na siyang matuwid. So, habang bata pa, habang maano pa, malapit pa, ay gawin na kaagad natin ito. At isa pa, since nasa mundo na tayo ngayon ng online, bakit hindi natin gamitin ng online sa pagpapakalat ng awareness, di ba? At magsisimula yan sa panonood nitong Oh My God, pag-share sa inyong mga kaibigan, like and subscribe para mas maraming makakaalam patungkol dito. Tama, tama ka dyan, sir. At maganda na mapanood nyo to with your friends dahil nakita nyo naman na ang daming baon ni attorney at sa mga susunod na episode, mas marami pa kaming babaunin. Ayan, see you sa susunod na episode, mga schoolmates. Muli, bago tayo magtapos, maraming salamat, attorney, sa pagpapaunlak po sa amin, sa pagbibigay sa amin ng inyong oras. Ayan. Ako Day, po, baka may gustong sabihin si attorney Jimenez, no, para sa ating mga kaskulit. I'm sure na miss na rin niya ang mga kasama natin sa eskwelahan. Ayun, pinapahatid ko ang aking mainit na pagbati at congratulations sa PUP Creative, sa Research Institute for Gender and Development, no, napakagaling, at sa mga kasama sa production team sa paggawa nito. At sa aking mga kaisko at kaiska, no, waga ang yung mga nakita natin kanina, wag natin kakalimutan, no, na wag natin hayaan na tignan tayo ng tao na maliit. Pero wag din natin hayaan na tignan tayo natin ang sarili natin na bilang maliit, no? Kasi sa kabila ng pandemya, sa gitna ng pagsubok, lagi tayong susulong, huwag matatakot, pero gawin natin kung anong magaling at kaaya-aya para lahat ay masaya. Salamat again, Sir Jerome and Ma'am Jay, for inviting me today. Thank you rin po, ma'am. Sobrang pleasure po na ma-invite kayo today. Ayan. And again, mga schoolmates, kung bitin ba kayo? Kung nabitin kayo sa aming episode for today, abang-abang lang kayo dahil sa mga susunod na episode, marami pa kaming babaunin at meron rin kaming mga guests na i-invite para ma-enlighten pa kayo. Ayan! Ako, muli, ako si Jay, ang inyong resident kritikahan. And I'm Jerome from Center for Gender Training and Advocacy ng Research Institute for Gender and Development, ang inyong ring resident kritikahan. Ayan, at ito ang... Oh my God! Dito sa GAD, patuloy ang pag-unlad. Yay! See you sa susunod! See you! Thank you, Attorney Jimenez. Ekonomiya ng Pilipinas lubhang naapektuhan ng pandemya ayon sa forecast ng Moody's Analytics. Ayon sa Moody's Analytics, isang financial services company, nahuli na ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Asia. Ayon rito ang mga bansang gaya ng China, Taiwan, South Korea at Vietnam ay nakabalik na sa pre-pandemic level habang kinikitaan naman ang Indonesia at Thailand na malaking tsansa na makakaahon sa hirap na dala ng pandemya ngayong taon. Nagbanggit ng ilang dahilan ang Moody's Analytics kung bakit bumaba ang ekonomiya ng bansa. Ayon dito, nahirapan ang Pilipinas na kontrolin ang pagkalat ng bagong impeksyon na COVID-19. Dulot rin ng decentralized health system kung saan ang resulta nito ay hindi pare-pareho ang polisiya pagdating sa contact tracing, funding at quarantine measures.
Ayon dito, isa ang bansang Pilipinas sa nahuling bansa pagdating sa vaccine rollout. Dagdag pa nito, maaring hanggang katapusan pa ng taong 2022, maibabalik ang sigla ng ekonomiya ng bansa. Kamakailan lamang nagpahayag si spokesperson Harry Roque sa ginanap na virtual press conference. Aniya, kumpiyansa at tiwala itong muling makakaangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Ako si RJ Calara para sa The Observer Flash Online.